Ang puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya kababaan ng kanyang alipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyo lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, naluba ako nagkaasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Mabuti sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Inupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon.
Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilob mong iyong salita ay maging totoong tao, sinapupunan ng Mahal na Birheng Maria. Kaming sumasampalataya na Diyos na totoo, at tao rin totoong aming tagapagligtas, ay pagindapatin mong makasalo sa kanyang pagka-Diyos sa pamamagitan niya, isama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, humingi ka sa akin ng palatandaan maging sa kalaliman ng Siyol o sa kaitaasan ng langit. Sumagot si Akas, hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon. Sinabi ni Isaías, pakinggan mo sa bayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao? Na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot. Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel, sapagkat ang Diyos ay suma sa amin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa dambana dalhin, upang iyong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundin iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y ipinasasabi. Ipinagsasabi, di ko inilihim sa aking sarili, pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil dyan, nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at andog
na mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tukdin ang iyong kalooban. Ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop. Mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Ang salita'y naging tao at nanirahan sa mundo upang makapisan tayo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga ng pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at iniisip niyang mabuti kung anong makahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyong Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos.
Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa Panginoon o the Annunciation. At ang balitang ito, mga minamahal kong kapatid, ang pinakadakilang balitang pwede nating marinig sapagkat sa pagkakataong ito, ang mahal na Birhen, no, ay sa kanya pamamagitan niyang pakikiisa, sa kanyang pag-oo sa kalooban ng Diyos, tayo ay nagkamit ng isang manunubos. Alam niyo po, sabi doon sa unang bahagi ng ating mabuting balita, no, nagulumihanan ang mahal na Birhen. Hindi niya nauunawa ng mga bagay na ito, kaya siya ay nagtataka. Bagamat nagtitiwala sa kalooban ng Diyos, hindi ito maunawaan. Hindi niya ito maunawaan. At sa buhay natin, mga minamahal kong kapatid, minsan kapag nakakatanggap din tayo ng mabuting balita sa Diyos, nahihirapan din tayo minsan iproseso ang lahat. Bakit? Sapagkat minsan, yung ating hinihiling ay hindi iyon ang naipagkakaloob sa atin. O kaya naman, hindi ito yung inaasahan natin na sagot sa ating mga panalangin. Alam niyo po, ang mahal na Birhen, no? Bagamat, no, hindi nakapag-aral, bagamat may mga kakulangan, bakit pinili ng Diyos? Sapagkat siya'y bukas sa anumang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi rin siya pinilit ng ating Panginoon, no? Tinanong siya yung kanyang consent, no? At umuo ang ating mahal na Birhen sa kalooban ito ng Diyos. Pero ano yung attitude niya? Kahit hindi niya naunawaan ang mga bagay-bagay, magulo sa kanyang pag-iisip yung mga nangyayari, ano yung sinabi niya? "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa ayon sinabi." Yung kanyang pagpapakumbaba na bagamat ang mga bagay na ito, no, ay maganda sa kanya, may pagtataka, pero meron ding pagtitiwala na sa ating pamantayan o sa kanilang pamantayan, no, sa ating pamantayan, sa siyensya, ito ay imposible. No? Kaya nga sabi niya doon, wala naman akong kakilalang lalaki. No? Hindi ako, wala pa, hindi pa kami nagtatalik. No? Paano mangyayari yung mga bagay na ito? Pero alam natin, no, na walang imposible sa ating Panginoon. Alam natin sa paglipas o sa mga nakaraang mga panahon at maging sa kanyang pinsang si Elizabeth, pinangyayari ng Diyos ang mga bagay na ito upang tuparin ang kanyang pangako sa piniling bayan ng Diyos. Kaya nga po narinig natin sa ating unang pagbasa yung propesiya. Ito pong si Haring, ito pong hari na tinutukoy dito. Alam niyo po ang konteksto nito. Gusto ng Panginoon na ibigay niya ang kanyang buong sarili at magtiwala sa Diyos na kahit anong mangyayari, hindi niya pababayaan ang kanyang piniling bayan. Pero dahil nga takot itong haring ito, si Haring Akas, dahil siya'y takot na magapi at matalo, alam niyo kahit na sinabi niya sa Panginoon na hindi ako hihingi ng kahit anong sign, hindi ako hihingi ng kahit anong palatandaan, pero ang totoo niyan, nakipag-alyansa na siya dun sa mga paganong bayan. At alam natin yung mangyayari, sila'y magagapi. Pero dito, inihayag na ng Diyos. Ano yung palatandaan? Isang dalaga, no, ay maglilihi. Ang Panginoon, pangyayarihin ang lahat ng ito, ang kabutihan ng Diyos. Ang Diyos ay magkakatawang tao. Ito ang magiging senyales
ng pag-uumpisa ng ating kaligtasan. No, sabi nga dun sa ating ikalawang pagbasa sa sulat sa mga Hebreo, yung ating offerings, kasi dati, ang mga Hudyo, paano ba sila nagbabayad ng kanilang kasalanan? Sa pamamagitan ng pag-aalay. No? Kaya nga sabi nyo sa unang bahagi, hindi naman sapat ang dugo sa kapagpapatawad ng kasalanan. At wala itong saysay, kulang. Pero paano ba naging karapat dapat ang ating mga alay? Sa pamamagitan ng pag-aalay ng anak ng kanyang sarili. Minsan ang lang pag-aalay, pero hanggang ngayon tinatamasa natin ang pagliligtas niya ng ating Panginoon. Minsan ang lamang umuo ang mahal na Birheng Maria sa kalooban ng Diyos, sa dalang mabuting balita ng anghel, pero nagkaroon tayo ng isang manunubos na magliligtas sa ating mga kasalanan, na mag-aadya sa atin sa kamatayan ng kaluluwa. Tingnan niyo po, no? Yung ating pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos sa ating buhay, pagtitignan natin, parang minsan, hindi naman talaga madali, no? Yung ipinapakita sa atin ng Diyos na daan, minsan hindi ayon sa gusto natin, pero paglipas ng panahon, mapagtatanto natin, mas napabuti pa rin tayo. Mas napaayos yung ating buhay. No, kasi minsan, totoong hindi nagtutugma yung gusto natin at gusto ng Diyos, pero parating mas mabuti ang kahinatnan natin kapag tayo'y sumunod sa kalooban ng Diyos. Tingnan niyo po ang mahal na Birhen. Hindi niya nauunawaan ang mga bagay na ito. Probably, mas may naiisip pa siyang ibang pakuhulugan nito, pero ang Panginoon, mas may mabuting inihanda sa Kanya. Si Haring Akas, ang plano niya, ipagtanggol ang bayang Israel. Pero ang plano ng Diyos, hindi lang iligtas sila sa kanilang mga kaaway, kundi iligtas yung kanilang kaluluwa. Ganyan po kadakila ang ating Panginoong Diyos sa atin. Kaya nga po, kapag tayo ay makakaranas sa mga bagay hindi maganda, o kaya makarinig ng hindi magandang balita, makarinig ng mga bagay na hindi magandang nangyayari, hindi dapat tayo nawawala ng loob. Bakit? Sapagkat kahit gaano kasama yung nangyayari, ano man yung ating sitwasyon, pag tayo'y nagtitiwala sa ating Poon, Jesus Nazareno, sa ating Panginoon at sa Kanyang pamamaraan, hindi natin kailangan matakot. Parating Diyos ang bahala. Parating Diyos, no, yung maggagabay sa atin sa tamang landas. No, kasi alam nyo, sayang, kapag ka inubos natin yung oras at panahon natin sa kakaisip ng problema, kaka-worry, no, mangyari man yan o hindi. Halimbawa, nangyari nga yung inaalala mo, edi parang pinagdusaan mo ng dalawang beses yung isang bagay. Eh kung hindi naman nangyari, eh sinayang mo yung pagkakataon for you to be happy. Eh pwede ka naman mapanatag na sabihin mo sa iyong sarili, Lord, iniisip at inaalala ko po ito, pero kayo naman po ang nakakaalam ng lahat. Kayo na po ang bahala. Tingnan niyo yung sagot ng mahal na Birhen. Paano ba siya napanatag, bagamat hindi niya naiintindihan, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa ayon sa iyong sinabi. Ipinagpapasa Diyos niya. Mabuti ang balitang sinabi mo, hindi ko nauunawaan, pero mangyari nawa ayon sa iyong sinabi. Mangyari nawa ayon sa sinabi ng Diyos. Mangyari nawa ang kalooban ng Diyos. At sa buhay natin, ganun din. Ang panalangin ng mahal na Birhen, maaari natin gamitin yung kanyang sagot sa anghel. Hindi ko naunawaan, Panginoon, ang mga bagay na ito, pero kayo na po ang bahala. Mangyari nawa po ito ayon sa iyong kalooban. At mga minamahal kong kapatid, kapag tayo ay nabuhay na may titiwala sa ating Panginoong Diyos,
mas mabubuhay tayo ng masaya. Bakit? Hindi na tayo mag-aalala. Si Lord nang bahala. Sa mga pangyayaring ito, Lord, ikaw nang bahala. Gusto kong gamitin ang mga pagkakataong ito to stay in the present moment, to be happy serving the Lord. Kaysa istresin ko yung sarili ko sa mga bagay na pwedeng mangyari, hindi pwedeng mangyari, at ito'y maglayo sa akin doon sa present moment na gusto sa akin at kalooban ng Diyos sa aking buhay. Mga minamahal kong kapatid, hilingin po natin ang pamamatlubay, ang pagdarasal ng Mahal na Birhen na nawa tayo sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos tulad ng mahal na ina. No? Ipagkatiwala din natin ang lahat ng ating nangyayari sa kalooban ng Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, sama-sama natin payag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, dahil sa tapat na pagsunod ng pinagpalang Birheng Maria, nagkatawang taong Diyos sa piling natin. Tinatawag tayo ng misteryo ng pagkakatawang tao upang lumapit sa ating mapagmahal na Ama sa pamagitan ng anak na naging tao. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang simbahan naway makita bilang kumikilos na buhay na katawan ni Jesucristo. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga taong may mabubuting kalooban, naway maunawaan na nakipag-isa si Kristo sa bawat tao nang siya ay nakipamuhay sa ating piling. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga siyentipiko at teknologo, naway magsikap ng may dakilang layunin. Itaguyod ang dangal at kaligayahan ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga inang nagdadalang tao, naway masayang tanggapin ang bagong buhay sa kanilang sinapupunan, katulad ng pagtanggap ni Maria sa kanyang anak. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga yumao, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Mga minamahal kong kapatid, dating ilapit sa ating Panginoon ang mga personal nating kahilingan. Pagdasal din natin lahat na nagpamisa, lahat ng humiling ng ating panalangin at ang lahat ng kalalawas purgatorio. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw.
Ama ng salitang nagkatawang tao, inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan, ang balangkas ng aming pang-araw-araw na buhay na ginagawang banal ng iyong anak na aming kapatid sa pananampalataya na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga pangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, marapatin mong tanggapin ang paghahain ito ng iyong sambayanan upang ang kinikilalang pagsisimula ng pag-iral ninyo noon pa mang ang iyong anak ay magkatawang tao ay siyang ikagalak sa pagdiriwang na ito ngayong dakilang kapistahan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y naging di na iba sa amin nung lokoban ng Espiritu Santo ang mahal ni Birheng nananalig sa pagbabalita ng Anghel. Siya'y dinala sinapupunan ng maibiging inang si Maria, kaya't natupad ang iyong pangako sa sambayinan mong unang hinirang at naganap ang higit pa sa inaasam ng lahat ng mga bansa ng sangkatauhan. Kaya kaisa ng mga Anghel, si awit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan.
Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niyo pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mahalagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mahalagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inimin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat ito may usarap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong digdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabuhay gayon din na lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagidapat kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Isa na malibereng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 aleluya. Purihin ang Diyos, amen, aleluya. Amen, 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 aleluya. Sa tagubili naman ang kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniiling namin kami, Diyos, lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayis lahat ng kapahamakan,
Samantalang aming pinananibigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalatay na anyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggal ka nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Paglalaya, inabot ng pagkabaga pa, naway mabanaagan ka, hinirang natala na umaga. Kahit alon man ng pangamba, di alintana sapagkat naroon ka. Iunos ng bighati at kadiliman na Maria sa puso ni Numan, ika'y tala ng kalangitan, dingding mo ay walang pagmamali, inang sinta, inang ginigiling. Tanglawan kami aming ina sa kalangitan naming pita, naway maging hantungan pinakabibithing ka.
Maria sa puso ninuman. Ika'y tala ng kalangitan. Dinding mo ay walang pagpamali. Inang sinta, Inang ginigiling, Maria sa puso inuman. Ika'y tala ng kalangitan. Dingdig mo ay walang pagpapalit. Inang sinta, Inang Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal, patibayin mo sa aming kalooban ang aming pinagsaluang pananda ng pananampalatayang tunay, ang pinananaligan naming Diyos sa totoo at taong totoo na ipinagdalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan, ay siya nawang magpagindapat na kami sumapit sa kaligayahang walang maliw na buhay, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong kang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tumayo kayong dagulayang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.